Parang hindi ko yata nakikita si Naban ngayon ah. Alam mo kasi, abala sila ngayon sa pagtatrabaho. Mabuti ngayon nang kumita naman sila ng pera at mabayaran na nila ang mga utang nila sa atin. Palagi nga silang kumakain dito, hindi naman sila nagbabayad. Eh di ang ibig sabihin nun, magbabayad na sila. Magandang balita yan. Pero hindi yon ganun kadali. Hindi matatahimik ang dalawang yan hanggang hindi sila nakakagawa ng gulo. Ano? Ay, nagkaalala pa rin ako. Kumusta mga kaibigan? Makinig kayo, kami ang Get Backers. Kung meron mo kayong mga gamit na nawawala, sabihin nyo lang sa amin. Dahil kami makakatulong sa inyo para mabawi nyo mga gamit nyo. Sandali lang, miss. Gusto mo ba kami subukan? Magagaling kami kaya hindi ka mabibigo sa amin. O mister, may nawawala ba sa inyo? Nakakainis, bakit ayaw nyo ba ako pansinin? Ano ka ba, Gigi? Huwag ka tatama-tama dyan. Tulungan mo ako maghanap ng kliyente. Paano ako magkakaroon ng lakas para magtrabaho? Eh, puro tubig lang ang laman ng tiyan ko. Tatlong araw na akong ganito. Eh, napakahina mo naman. Napakalaki ng ginastos natin doon sa kotse. Nang dahil doon, wala na tayo tuloy kapera-pera ngayon. At ikaw may kasalanan nito, Ban. Kung binayaran mo agad yun, hindi lalaki yun ng ganun. Tumigil ka ka. Nangyari na yun. Kaya kalimutan mo na yun. Tulungan mo na lang ako. Napakalupit talaga sa akin ni Pore. Alam na nga niya, naghihirap tayo. Sisingilin pa niya tayo sa mga utang natin. At hindi pa niya tayo pakakainin hanggat hindi tayo nagbabayad. Pag nagkaroon ako ng pagkakataon, tatanggap ako ng mabigat na misyon at naniningil ako ng malaki para makabayad sa utang. Wala nang ibang paraan. Ang mabuti pa, magtrabaho na lang tayo doon sa restaurant para naman makakain na tayo. Ano? Wala ka ba, Pride? Tayo mga Get Backers, hindi ba? Hindi tayo magtatrabaho bilang utusan sa restaurant tayo. Hindi bagay sa atin ang ganong klaseng trabaho. Lunukin na lang natin ang ating pride para naman magkaroon na ng laman ng tiyan natin. Okay. Tumigil ka na. Tama ng reklamo. Kotse natin yun, hindi ba? Oo, tama ka. Atin nga yun. Nek, kanining mga pulubi. Buhay pa nilalamaw na. Mama, bakit ganyan ang itsura nila? Huwag mo na silang pansinin. Ban, hanggang kailan tayo maging ganito? Mamamatay na ba tayo? Ewan ko. Mas mabuti pa kaya nang mamatay na lang tayo. O ito, kunin nyo na ito. Bigay lang ito sa akin. Huwag na kayong mahiya. Kunin nyo na. Ban, ba't kinain mo? Huli ko na nga yan eh. Sa akin yan, gusto ko yan. Tumigil ka! First up, first seat! Ang daya mo eh! Ako boss, makinig po kayo. Meron akong balita tungkol kina Ban. Ano ba yun, Natsumi? Nalaman ko na namamalimos na lang sina Ban at Gingy sa karye at kumakain na lang ang tira-tira. Ay, sabi ko na, walang pag-asa. Tatang, kayo ang nagligtas sa buhay namin ni Gingy. Oo nga po. Ang akala nga namin, mamamatay na kami sa gutom eh. Mabuti na lang po at dumating kayo. Walang anuman yun. Dapat lang naman talagang tinutulungan ang mga nangangailangan. Pero alam niyo, tinakot niyo ako talaga kanina. Dahil sa itsura ninyo, akala ko eh, naghihingalo na kayo. Mahabang kwento po ang nangyari. Ganun ba? Pwede tumihinga pa kayo. Naku, naubos na pala. Sandali lang ha. Alam kong meron pa akong naitabing kandila dito eh. Lolo, ha? Huwag na po kayong maghanap. Bilang pasasalamat, may kakaiba po akong ipapakita sa inyo. Ito na nga. Pero po kasi siyang kuryente sa loob ng katawan niya. Yan ang kakaiba niyang kakayahan. Kuryente? Oh, katulad po siya ng electric eel. Ilaw na. Kapag nga sa pangalibang eel, naglalabas ito ng kuryente para protektahan ang kanyang sarili. Kaya rin po yan ang mga tao. Ang kinaiba lang niya, kayang-kaya niya itong kontrolin. Yun ang kakayahan niya? Eh ikaw, meron ka bang kakayahan katulad niya? Kakayahan? Narinig niyo na po ba tungkol sa Devil Eye? Hindi. Ngayon ko lang narinig. Sino ba talaga kayo? At ba't kayo kakaiba? Ako nga po pala si Ban. At ako naman po si Gingy. Tumutulong kami sa mga taong nilakawan o kaya naman nawala ng gamit. Tumutulong kayo? Ibabalik namin ang mga bagay na ninakaw o nawala. Yun ang prinsipyo namin. At kami ang mga Get Backers.
sikat na kami. Tatang! Lolo! Bakit po? Tatang, ano nangyayari sa inyo? Tatang! Ban, hihingi ako ng tulong. Sige! Sandali lang. Huwag kayong mag-alala. Matagal na akong ganito. Mawawala rin ito, mamaya. Dalawang taon na ang nakalipas nang mabankrap ang kumpanya ko. Hindi naman talaga ako mahirap dati. Ang totoo nga niyan, nagmay-may-ari pa ako ng isang factory. Noong panahon yun, nagpunta ako sa Tokyo at natrabaho ako ng mabuti. Tapos, nakapag-asawa ko, nagkaroon ng anak. Yun ang naging pinakamasayang bahagi ng buhay ko. Pero nang dahil na rin sa kahirapan, nagkaroon akong napakaraming utang. Nahirapan ako sa pagbabayad sa mga utang nito at lalo kaming naghirap. Tapos ang anak ko, kinuha pa siya sa akin ng mga masasamang loob. Maganda at mabait siyang bata. Alam ko na nahihirapan siya dahil maagang nawala sa kanya ang kanyang mama. Pero hindi ko siya naringgan ng reklamo. Napakabuti niyang bata. Sayang at hindi ko naman lamang siya naprotekta ko. Kayo ang mga get-backers, hindi ba? Rika Yamamura ang pangalan ng anak ko. Hawak siya ngayon ng Sun Society sa Tachukawa. Alam ko napakahirap ng gusto kong mangyari pero pakiusap. Iligtas ninyo ang anak ko mula sa kanila at ibalik niyo sa akin. Ito na lang ang maibibigay ko sa inyo ngayon. Pero pangako, babayaran ko rin kayo ng tama. Magtatrabaho ko ng mabuti para mabayaran ko kayo. Sige na, pakiusap. Tulungan ninyo kung gusto ko muling makasama ang aking anak at humingi ng tawad sa kanya. Lolo, pasensya na kayo. Ha? Pero hindi sapat ang pambayad nyo, kaya maghanap na lang kayo ng iba. Pero Ban! Tama kayo. Alam ko namang kulang ang pambayad ko. Naintindihan kita, kaya sige. Kalimutan mo na yon. Ban, gising ka pa ba? Trabaho natin ito. Kailangan natin kumita ng pera. Hindi pwede puro awa. Oo nga, naintindihan kita. Alam kong kailangan natin ng pera. Hindi nga sapat yung pambayad niya. Pero pinakain naman tayo. Alam kong hindi tayo kikita ng malaki dito. Kulang pa yon na pambayad natin ng utang. Pero sa tingin ko, tayo lang ang makakatulong sa kanya na makita uli ang anak niya. Kung hindi natin siya tutulungan, wala nang ibang tutulong sa kanya. Ban, pasensya ka na. Pero pupuntahan ko ang anak niya. Hay nako, Jinji. Pusong mamong ka talaga. Pero delikado kung aalis ka na mag-isa. Sige, tutulungan na rin natin siya. Total, pinakain niya naman tayo kanina, di ba? Tama, Ban. Pero alam mo, sino kaya nagsabi sa akin na kailangan natin lunukin ang pride para magkaroon ng laman ng tiyan? Saan kaya ang dalawang yun? Ang higpit ng security system nila. Tol, pero kailangan mo sabihin sa amin kung nasan si Rika Yamamura. Sino yan? Huwag ka maingay. Huwag kang matakot sa amin. Ikaw si Rika Yamamura, di ba? Huwag kang mag-alala.
Kami nga pala ang Get Backers. Nandito kami para iligtas ka. Dahil humingi kasi ng tulong sa amin ang iyong ama. Ha? Humingi siya ng tulong? Pero, napakahirap. Hindi mangyayari yun. Imposible. Hindi magiging madali para sa atin ang pagtakas dito. Dahil napakahigpit ng security nila. Mahigpit ka mo? Alam nyo kasi, ito ang bahay ng Big Brothers. Napakahigpit na security system nila dito. At napakarami pang mga gwardiya. Pero ito, tignan mo, nakapasok na kami. At ni hindi man lang kami pinagpawisan. Huh? Ano, Rica? Gusto mo bang makita ang iyong ama? Pero... Magtiwala ka sa aming dalawa, Rica. Dadalhin ka namin sa kanya para makita na kayo. Ano? Tayo na! Oo, sige. Hintayin niyo ako dito. Mag-aayos lang ako sandali. Bilisan mo lang, ha? Sikretong daanan? Oo, alam ko ang mga sikretong daanan dito. Pwede natin gamitin yun. Mas ligtas tayo kung doon tayo dadaan. Mabuti kung ganun. Sige, doon tayo. Bilisan natin. Nandito na tayo. Mukha nga itong isang sikretong daanan. Ang galing. At niwala mo nilang kahirap-hirap. Hindi ba, Ban? Tayo na. Ano pang hinihintay niya dyan? Lumabas na tayo dito. Tingin niyo ba makakalabas pa kayo ng buhay dito? Linalo mo itong lahat. Kung di ako nagkakamali, kagagawan mo ang paghihirap nila. Pinagnakawan mo ang kumpanya nila para malugi sila, hindi ba? Ano ngayon kung ginawa ko yun? Tumataas na rin noon ang bayarin niya sa kumpanya. Kaya baliwala na rin kung ipagpapatuloy pa niya ang negosyo niyang yun. At isa pa, nakita ko maganda ang anak niya. Kaya pinagtaluhan ko kung paano siya makukuha. Ginawa ko ang lahat para siguraduhin maghihirap ang matandang yun. Para madali kong makuha sa kanya ang anak niya. Umayon naman ang lahat sa plano ko. Kaya ito siya ngayon. Ano? Yung pala nangyari? Hindi maaari. Linanin niyo pala lahat ng ito. Pasensya ka na, tanda. Pero, kailangan mong pagbayaran ang mga nagawa mo. Ano ba mang hinihintay niyo dyan? Tapusin niyo na sila! Dalawa lang
Akala nyo ba matatalo nyo ako? Hindi ako basta-basta nagpapatalo sa katulad nyo. Ha? Anong nangyayari? Ano, Rica? Kumusta? Nagustuhan mo ba ang panaginip mo? Isa lang ba yung panaginip? Sa totoo lang, ilusyon lang ang mga nakita nyo. Noong mapatingin kayo sa mga mata ko, nagsimula na kayo makakita ng mga hallucinations sa loob lamang na isang minuto. Ginamit ko sa inyo ang devil eye. Para bang totoo? Ano ka mo? Ang ibig sabihin, ilusyon lang ang lahat? Alam namin hindi ka masaya dito. Tama ba, Rica? Alam na yung pinipilit mo lang na magpakatatag. Pero siguro naman, alam mo nang wala nang dahilan para manatili ka pa dito. Ang mabuti pa, sumama ka na lang sa amin dahil hindi ka naman magiging masaya dito eh. Umalis na tayo dito. Tayo na. Hinihintay ka na ng ama mo. Tayo na, Gingy. Umalis na tayo. Magiging maayos ba siya? Oo, magiging maayos din siya. Kaya lang masyado nang mahina ang katawan niya, kaya kailangan na namin siyang dali sa ospital. Lolo, naririnig niyo po ba ako? Lolo, dumilat po kayo! Lolo, tignan mo ban! Gising na si Lolo! Lolo, pasensya ka na. Kasi po, hindi namin maibalik si Rica. Kahit nandito ako, hindi ibig sabihin na pinatawad na kita. Rica, patawarin mo ako. Patawarin mo ako, anak. Salamat at nakita kita, Rica. Buti naman, nakita na akong ni Lolo si Rica. Natutuwa ka rin ba? Nakikinig ka ba? Bakit ba?